everyone! Kumusta po kayong lahat? So ngayon, pupunta tayo sa ating mga tanim na mais. Mag-update po tayo. Yan, kita na po yung ating mga tanim na mais. So nakalawang lagay na po ito ng fertilizer. Ayan. Tumubo na sila at malaki na, tumaba na. Ayan, maganda na po siya, tingnan. So nakakagaan po ng pakiramdam na yung tinanim natin, tumubo na. Kaya lagi po ako dito tunatingin. Kasi maganda po tingnan yung mga mais. Yung pinaghirapan naming itanim. Pinaghirapan naming lahat. Tulong-tulong po kaming lahat. Ayan na, yung ating mais. Sana tumubo po sila ng mamunga. Sana mamunga po sila ng malalaki at malulusog. Pero may uod yung mga dahon, oh. Ayan. So, may uod siya. Inuod yung iba. Ayan. Yan, oh. Kinain po siya ng uod. Hindi po siya nalagyan siguro nila papa ng puradan ba. Yan. So papunta tayo dito sa baba. Maganda po pagmasdan. Yan yung iba, hindi po siya wakaturok ba. Ayan, may dyan. Hilang. Kung sa Bisaya pa, hilang. So dito tayo, papunta tayo sa dulo. So ngayon po, naulan-ulan po dito sa amin. Yan, may mga tubig yung lasyo. Yan, gilid. Yung mga tanim rin natin, kamuti. Ang ganda ng kamuti natin. Ang taba. Maraming bulaklak. Sabi po ng matatanda, friendship yung kamuti daw pag maraming bulaklak. Ano daw siya? Maraming unod ba? Laman. So ang ganda ng ng kamuti natin, ang taba po. Tapos ang daming talbos, ang sarap gisahin, lutuin, gulayin ng talbos. Yan, pero bawal pa kunan ng talbos. Gawa ng hindi pa siya nakunan ng laman ng kanyang unod ba. Bawal daw. Yan, ang daming bulaklak. Siguro ang dami po nitong unod. Yan. Ito daw yung mga sinyalis pag ang kamuti maraming unod, laman. Maraming bulaklak. So wow, ako sa talbos ah. Naglaway ako sa talbos. Masarap igisa, lagyan ng toyo at saka kilawin. Dito na naman tayo. Patuloy dito tayo sa mais. So dito po banda, wala din pong konti lang yung nanurok. Tumubo. Dito sa baba yung pinaka marami. Ayan. Paiko tayo. Yung iba, napakataba. Hindi pantay yung niya. Mais. Yung pagtubo nila ba, hindi pantay silang lahat. May maliit, may malaki na, may mataba. Yung iba payat. Inuod ang mga dahon. Ayan. So dati po, yung tinanim po dito, mga kamuting kahoy, balanghoy ba? So, yung balanghoy po dito dati, napakataba, Diyos ko. Yung laman ng balanghoy ba, ang lalaki. Kaso pag naulan lagi yung laman ng balanghoy, kamuting kahoy na nalata. Masisira, nabubulok gawa sa tubig. Kaya kasi ganito yung sitwasyon pag laging naulan, marami siyang tubig. Sa gilid, napunduhan ba og tubig? Mapunduhan. So ayan, inuod din siya. Yan yung inuod.
So, papunta na tayo doon sa dulod at diretso na tayo uwi. Sa mga yan sapa na po yan, banda doon sa dulo. Ma! So pag ano, pag nabaka sa susunod na buwan po, mamunga na tong mga mais ni Papa. Ha-update pa rin tayo pati yung mga ano. Yung kamote, 3 months po bago buksan, kunin yung laman. Pero yung mais, hindi ko po alam kung ilang buwan po siya. So nagdepende yung ano, kung mamunga na. Yung mais, nagdepende yata kung mamunga na siya at pwede nang kunin yung bunga. Pero yung kamote, 3 months, pwede na. 3 to 3.5 months. Gawa nang yung dito sa kapitbahay namin dati, 4 months bago niya binuksan. So, yung nangyari sa kanyang kamote ay binukbok lahat. Kinain ang bukbok ba? So ayan, tapos na tayong nag-update sa ating mga tanim na mais. Abangan nyo na lang po susunod na vlog natin yung pag-update-update natin dito sa ating mga tanim dito sa bukid. Sa lahat po ng viewers, maraming salamat po sa palaging panonood. Bye everyone! God bless! Ayan, kalabasa. Yung tinanim po natin kalabasa. So lumaki na po sila. Kailangan po sila nating lagyan ng fertilizer po para makagapang agad yung para tumaba po agad sila pag nakatikim ng fertilizer. Yan, inalagaan ko po talaga to penship yung aking kalabasa. Araw-araw ko siyang giniligan pag walang ulan dito sa amin. Kaya lang inuod po yung dahon niya. Nakikita niyo po yung dahon, may mga uod. Kawawa yung kalabasa, inuod. Yan yung mga dahon niya. May mga uod. Inuod po siya.
meron din po akong sikwa. Masarap po ito isahog sa ano. Laswa, lauoy, utan bisaya pa. Ayan, nagsimula na siyang gumapang. Yung ating ano. Sikwa. Mabango po iyan. At masarap. Yan po yung kinakain pag high blood, pampababa ng dugo, sikwa. So, kailangan kumain yung mama ko ng sikwa. Kasi high blood. Mga high blood po yung ano namin. Sa nga anang. Kaliwat ba? So, may mga time din po tayong ano, mga lemon sito, calamansi. Tsaka yung mga papaya natin, lumaki na po sila. Yan yung mga papaya natin. May tanglad din tayo dito. Sari-sari po yung mga tanim natin dito, friendship. Yun. Yung mga ano ko, oh, nagsimula ng gumapang. At kinuhaan ko na po ito nung isang araw. Gawa ng naggulay kami. Yung mga talbos ng aking tanim na kamuti, kinuha ko na at ginulay na. Tapos yung okra natin, hindi siya lumaki, nasout. Gawa nang nilipat ko po ito, bagong lipat. Yung gamot niya na tandog ba. Yan, mga okra po yan. So, magbubunot pa ako ng damo dito sa gilid, hindi pa ako tapos. Gawa nang maitatanim pa po ako dito. Yan. So, sinadya ko talagang lagyan ng mga dahon-dahon yung lupa dito para mataba gapangan sa mga kalabasa. So, hanggang dito na lang po yung video natin, friendship. Maraming salamat po sa lahat ng viewers namin. Bye! God bless! Maraming salamat sa panonood.